Yung gagawa tayo ng banana bread. Ito yung saging ko. Ayun, no? Pa-surrender na eh, no? Pero ito yung masarap na gagawing banana bread. Kasi nung isang araw pa ako sinasabihan ni Dadong, baka ma-balljack na ako. Tapos sabihin na naman niya, tapon ko na naman. Na hindi ko siya binake. Yun, kuha lang akong itlog. Pwedeng tinidor na lang yung pang-mash natin kasi ano na siya eh. Sobrang lambot na niya. So, pwedeng, ayan o. Madali lang siyang madali lang siyang madurog. Mas matamis yung gantong saging. Mas malasa siya pagka ito yung ilahok mo sa banana bread. Tsaka ang bango. Hindi pa siya bulok. Hindi pa naman bulok. Bango niya oh. Ayan. Ayan. Dapat tatlo lang to eh. Kaso lang apat yung natirang saging. So, ilahatin ko na. So, ganyan. Ayan siya. So, madali lang siyang durugin. Unlike dun sa mga tamang hinog lang, medyo matigas. Ito, mas madali. Saglit lang. Yun na, oh. Si Madam gumagawa ng kanyang assignment. So, ganyan siya. Ayan na. Mabilis lang, diba? Mas pwede na natin ilagay yung ating sugar. Eggs pala muna. Yung eggs pala muna. Mauna pa yung asukal eh. Yun. Hala. Kita ko lang. Ayan na yung ating eggs. Ayan na. Beat lang natin. Okay. Next is itong asukal. Ayan. Tapos, ito oil to ha. Depende yan sa inyo kung gusto nyo ng butter, pwede din. Tapos, itong ating milk. Ayan, mix na natin. Baking soda na 1 teaspoon. Ayan. Ayan. So, nilagyan ko na siya ng asin. Tapos, itong vanilla pa pala. So, ganyan na siya, oh. Huwag lang natin siya ni-overmix. Ayan. And so, ready na siya. I-bake na natin.
preheat na yung oven ko. So, wala man lang akong machika-chika. Wala akong ano ngayon, no? Wala akong chika-chika sa habang nagbe-bake ako. Meron pa lang ano, naalala ko lang. Merong mga nagko-comment na, nga, malala daw pala talaga yung, ano, yung winter dito sa Saskatchewan. Oo, grabe. Ano to, isa sa, ano din, pinakamalamig din na lugar dito sa Canada. Manitoba, malamig din. So yun, dahil nga sa sobrang lamig dito, isa yun sa dahilan, bakit ano, yun parang napaka-importante na may sasakyan ka dito. Bakit napunta yung ano ko, yung topic ko dun sa sasakyan. Kasi, yung mga concern nung ano, nung mga papunta dito or yung may mga balak pumunta dito, yun nga, sabi nila, paano daw pagka walang ano, wala daw masakyan. Tapos puputang trabaho, diba, yung mga ganun. Tapos yung ano mo pa, yung bahay mo or yung work mo hindi accessible ng bus. Mahirap nga naman. Tapos yun nga, na pag-alaman ko pa ng mga nakarang araw, na ano, pag-usapan lang. Merong ano, meron tayong mga kababayan na bagong dating dito na medyo nahirapan kumuha ng ano, nung sasakyan. Kahit sabihin mo na ano, na yung mga used na, pero pag sa ano ka kasi, pag sa car dealer ka kumuha, syempre bangko pa rin yung magfi-finance nun. Eh kung hindi mo ma-comply yung mga requirements nila, lalo na yung ano, pagbaguhan ka dito, syempre kailangan mo ng credit score. Eh since bago ka pa lang, so wala ka pang matawag na credit score. Yun, naging ano yun, medyo naging problema nila yun. Posible namang ano, makakuha ka ng sasakyan sa mga car dealer, kaso lang kailangan mo mang ano, kailangan mo ng down payment. So pag medyo kapos ka sa ano, sa pondo, yun yung mahirap na ano, mahirap na sitwasyon, di ba? So yung best way do talaga is bumili ka na lang ng second hand na sasakyan, at least yun cash. So wala ka ng mga requirements na dapat i-comply. Saka sana may makilala kayong mga ano, mga kabayan natin na taga dyan din sa lugar kung saan kayo mapadpad, di ba, yung mga ganun, na makatulong sa inyo sa paghahanap ng maayos na sasakyan. Yun talaga yung ano. Tsaka kung halimbawa maka-build ka na ng credit score mo balang araw, pwede ka naman bumili ng bagong ano na, bagong sasakyan. Tsaka ang sabi daw ngayon, malaki yung interest na binibigay ng bangko. Kaya parang hindi ideal ngayon yung ano, yung kumuha ka ng bagong sasakyan. Kasi basta mataas daw talaga ngayon. Gawa siguro ng inflation, 'di ba? Yun, so ilipat ko na muna 'to bago ako mawili kasi nakahanda na yung aking oven. Hindi. Yan. Baka mawili ako, kakachika. So, ayan na siya. I-bake na natin to. Ayan. Yung aking kalat. Try. Kasi 1 hour din to eh. Medyo matagal din. Ayan. Magta-timer lang ako. Para
halfway, ikutin ko siya kasi para hindi siya masunog yung kabilang side. So, mag-timer ako ng 30 minutes. Ayan. So, ayan. Antayin ko na lang yung 30 minutes bago ko siya ikutin. Ano pa ba? habang nag-aantay tayo, wala akong ibang wala akong ibang machika. So, yun. Maswerte yung mga, yung mga bagong dating dito na yung bahay nila or yung work nila, accessible ng bus. Kasi, syempre, hindi sila mahirapan sa biyahe. Pero, kagaya dito sa amin, makikita nyo naman, grabe yung lamig, diba? Grabe talaga yung, kahit sa ngayon, wala siyang patak ng snow, pero sunod-sunod na yan. 18 degrees lang, minus 18 degrees lang, pero may snow nga pala. Minus 18 degrees lang, pero yung real feel niya, yung wind chill niya, minus 27. Tapos, sunod-sunod, ay, grabe. Mula December 19 hanggang Friday. So, parang yun? Mga 1 week yun. Grabe. Sobrang baba ng temperature. Pero may pagka umabot ng minus 27 yung yung temperature namin, malamang aabot na naman to ng mga minus 40 pababa yung wind chill nun. Grabe. Meron pang minus 32. Goodness. Kaya nakakaumay talaga yung winter dito, sa totoo lang. Tsaka yung yung time na maghahatid ako kay Denise, di ba, sa umaga yun, yun talaga yung kasagsagan ng lamig. Kaya, hindi pwedeng, yung mga bata, pag halimbawang nakabas lang, nakakaawa kaya. Kasi, syempre, hatid mo yung bata dyan sa bus stop. Eh, buti kung yung bus stop, yung harap lang ng bahay nyo, yung tipong makikita mo yung pagdating ng bus, Pero pag hindi, syempre, mag-a-advance ka doon, hatid mo yung anak mo doon, ng at least siguro mga ilang minutes, 10 minutes siguro, before nung time nung daan ng bus. Ewan ko lang din kasi si Denise hindi pa niya na-try na mag-bus eh. Pero, kumbaga, sa 10 minutes na yon, na halimbawa pag-aantay ng mga bata doon sa labas, ay, grabe. Grabe kayang lamig. Kumbaga, parang, kahit sabihin mo makapal pa yung jacket mo, manginginig din talaga yung katawan mo sa sa sobrang lamig na, kasi maa-absorb mo yun, diba? Kaya hindi rin, kahit sabihin mo, oo, libre. Pero pagka, libre na, 'di ba? Libre yung bus. Pero yung sakit ng katawan na maano mo doon, 'di ba? Dahil ma-absorb mo yung lamig. Kakaawa yung mga bata. Tapos ayun, magsha-shoutout kaya ako, sandali. Yung mga nagko-comment sa amin madalas. Habang nag-aantay ako. Shoutout kay Elmer Matet Hernandez. Ayan, siguro to, baka aplikante siya ng Loblo kasi ang sabi niya, kamusta na daw kaya yung yung mga nakapunta na daw dito. Yung mga empleyado ng Loblo daw na galing Pinas na dumating nitong December. Ayun, tatanungin pa natin si Dadong kung may idea siya kung ano nang nangyari. Kasi nung last time na pakinig ko dun sa kwentuhan nila, parang training ata sila ng 2 weeks. So, hindi ko alam kung kamusta na yung mga bagong dating dito. Tsikahin natin bukas si Dadong. Kasi hindi ko pa siya na tanong. Ayun, sino pa ba? Ayan, kay Christina Ontalasco ng Black Falls, Alberta. Ayan. Kay Eds
Besmonte ng Ontario. Ayan. Hello sa inyo dyan. Tsaka kay Teresita Farinas at Teresita de la Cruz. Ayan. Advance Merry Christmas din po sa inyo. Ayan. Ginrit na nila ako ng advance. At syempre, palaging nanonood sa amin si Marian Vergara Bahal. Hello, Marian. Maraming salamat. Laging nanonood to si Marian. Advance Merry Christmas din sa inyo dyan. So, ayan, luto na yung ating banana bread. Ayan, no? Diba? Perfect yung pagka-bake niya. Ayan. Oh, siya. Ayan, so wala talagang, ano, kasablay-sablay yung recipe na to. Kahit na baguhan ka pang, ano, nagbe-bake, mapaperfect mo siya. Basta sundin mo lang yung tamang, ano, yung procedure. Sa akin nga kanina, diba, parang hindi pa sunod-sunod. Pero kung gusto nyong i-follow yung recipe na to, ilagay ko dito sa description box yung recipe. Kasi may video ako na para dito talaga sa ano, banana bread ko. Tsaka, in fairness, ano na to? Almost 800K na yung views neto. Maraming gumagamit na recipe na to. Mga ano, mga ibang lahi, mga ganyan. Tsaka nagko-comment talaga sila dun sa video namin. Kaya, pwede nyong pang negosyo. Lalo yung mga ano, nandito. Kasi mahal yung banana bread dito, ha. Kaya, mag-homemade na lang kayo, masarap pa. Yan, no, bango. Pwede na tayo magkape. Yummy. Tsaka nilalagyan ko siya ng, ano, parchment paper. Pwede naman hindi mo siya lagyan. Kaso lang, mas mabilis tanggalin pag may parchment. Ayan, no. Diba? Mainit pa, eh. So, ganyan. Ayan, no, diba? Bango-bango. Ay, ilabas ko na dito pala. Para hindi siya mag, ano, kasi pag nag-moist siya, dyan lang yan sa loob, at dito makasingit. Ayan, no, so ayan na siya. Ayan. May pampares na naman sa kape or sa tsaa mamaya si Dadong. I-check nyo na lang po yung recipe sa description box. Tsaka hanggang dito na lang muna yung video namin for today. Tsaka maraming salamat po sa panonood ng mga videos namin. Ingat-ingat! Bye-bye! See you next time! Denise! Ayun, kumakain na, nagutom na. Yun, bye-bye! Bukas tsikahin natin si Dadong.